It has been a long while, perhaps not in recent memory, that the NU Bulldogs has had an alumnus who spearheaded their basketball team. But now the time has come. Jeff Napa, who starred for National University in the mid-2000s, is now tasked to lead the still-rebuilding Bulldogs. How does he plan to make the team title contenders once again? And Coach Jeff now joins us on ANC. Coach Jeff Napa, the new head coach of the NU Bulldogs. Coach Jeff, I know you are in the bubble right now, but when you found out about the news, how did you take it? Kamusta ba? What was the journey like to getting this position, going back to NU now as head coach? First thing first, good morning sa'yo, sa viewers. Sa akin, sobrang, siyempre, blessed ako tsaka happy na binigyan ako ng opportunity ng aking alma mater to lead the team sa para sa this coming UAAP. Mm. Coach, what does it mean for you to coach NU? I know you played 5 years noong early 2000s, pero ngayon, head coach ka na ng NU. Siyempre, nakaka-proud kasi dito ako galing eh. Pero hindi ko rin naman kasi na-expect na gantong kaaga. So ako kasi dadaan talaga ako, nandun ako, naniniwala ako dun sa process tsaka it takes time na ma-achieve ko kung ano man yung gusto kong mangyari. Gaya nung nangyayari sa career ko, unti-unti kong talagang pinagsumigapan talaga yon bago ko na-achieve kung ano man yung meron ako ngayon. Pero syempre, yun nga. Blessed tayo talaga na nabigyan tayo ng opportunity. Kaya thankful ako for my school at sa management na pinili nila ako. Coach Jeff, you know what it's like to start from the ground up. Can you take us back, Coach, muna to your playing days, early 2000s, when sila Chico Manabat, Froilan Bagyon, yes, diba? Pre-SM or pre-C days, what was it like, you know, playing for an independent, diba? Kumbaga, we'll call it that, independent support for the NU Bulldogs as a college player. Nung time to talaga namin, syempre, yun nga. Yung wala pa yung yung SM talaga, pure NU lang talaga. Pure Pagia, Hoxon, mga yon. So, really enjoy naman talaga. They're very full support talaga. Talagang talaga sa amin na hindi, syempre yung program namin hindi ganun ka pero syempre nakakuha kami ng magaling na coach talaga na pinagsama-sama kami yung mga bata para makabuild ng isang magandang core para maging competitive yung team namin coming to 99 up to 2002, yung ganun. Mm. Pero yun nga, coach, diba? And then eventually, years later, found that a big support, coach, sa champion team. You were part of the 2014 champion team as an assistant. Yeah, What was that like, of course, for the glory years of NU? Ako masaya ako kasi nasaksihan ko yung yung transition talaga ng program. Hindi lang naman sa sa sports, through academics din. So lahat talaga binago. So ako yung witness talaga na talagang eager talaga na maibalik talaga yung glory days for NU ng SM. Kaya malaking bagay para sa akin na experience ko rin yun na daladala ko hanggang ngayon. Now, but coach, during the early parts of course, the last decade, you molded the Bullpups. 5 championships. Coach, can you tell us more about this experience, this stint on molding you to become the head coach that you are now? Ako naman, nung in-appoint ako to become a head coach ng juniors talaga, actually ayaw ko pa talaga nun dahil alam ko talaga sobrang bata pa ako. So eventually na-convince din talaga ako ng management to handle the high school. So yun, siguro sinubukan ko rin kung hanggang saan ako makakarating. Luckily naman, naging maganda yung program namin talagang. Siguro yung naging experience ko playing basketball sa NU, tsaka yung naging experience ko na wala pa yung SM na talagang nakikita ko kung ano yung mga negative na nangyayari sa team. So yun yung naging motivation ko to transition, to turn around the the program, the high school, para maging competitive din. Para talagang, at actually talagang tinitingnan ko nun,
sabi ko, yung Ateneo Lasal, kailangan maging matalo ko to, mabit ko to na, alam mo yun, dati kasi, hindi naman ano, talaga tinatambakan yung high school. So, yun yung talaga naging motivation ko na hindi na dapat maulit to. Kailangan, pagtingin, paglingon namin, pagtingin sa inyo, eh, kailangan katatakutan na ulit. Yung mga ganun bagay yan. Na talagang yun yung nag-motivate sa akin para maging better coach at maging maganda yung approach para sa team namin. Coach, what was it like coaching? You know, when we compare and contrast, diba? The playing days ninyo, you had a great lineup. Formidable lineup, pero yun nga lang, coach, hindi tayo umabot sa final. Ah, nagka-final four, pero hindi umabot sa finals. But in comparison to your team, sa juniors teams, solid, top recruits, unbeaten at some seasons. What was it like, you know, coaching from that player's perspective? Tapos naging coach ka, ta sobrang lakas, ta sobrang blue chip recruits lahat. How is it like, you know, enforcing that winning mentality? Yun muna. Siguro first thing first, kailangan muna maramdaman kung paano kami matalo talaga. So doon mo talaga makikita talaga yung mga mali, tsaka yung mga correction. Doon ka matututo sa mga talo na yan. So doon ako nagsimula. Talagang inabsorb ko talaga yung mga talagang losses na yon. Then yun, nag-aral talaga ako. Pinag-aralan ko talaga yung game. Talagang minahal ko yung game para at least talagang kumbaga ma-appreciate ko kung ano yung talagang ginagawa ako sa loob ng court. Siyempre, through the help din ng mga yung mga nagdaan sa akin na coaches na tumulong din sa akin, nagturo rin sa akin, nagbigay ng mga ideas na hanggang ngayon dala-dala ko pa rin. Now, coach, with Letran, you spent a couple of seasons with Letran. Ano yung mga biggest learnings mo, of course, coaching the Knights? Siyempre, number one, yun yung ano eh, yung first time kong mag-outside, lumabas ng bahay ko eh. Outside the box, tapos talagang pagdating sa basketball, napakagandang programa eh. So, yung culture doon talagang ibang-iba compared dito sa NU. So, yun, naging na-challenge sa akin. Then, same time, pagpasok kasi, defending champion sila eh. So, then late na rin ako nakapasok. So medyo hindi, yun nga, first season, medyo hindi naging maganda yung kapaan namin. So, pero okay naman. It's a great experience talaga dahil doon ko nakita kung ano yung bigger picture sa college basketball talaga. Like what, coach? Ano yung bigger picture? Siyempre yung competitive, tsaka yung mindset lalo ng mga players. Saka yung approach, yung approach na sa game, dahil kasi siyempre, ano na yan eh, yung high school kasi iba eh. Then yung college talagang more on system, more on discipline, tsaka medyo mature na yung mga players. So yung mga ginagawa mo nung high school, hindi mo talaga magagawa sa kanila yon. So nagbago ako talaga, nag-transformation ako talaga na makapag-adapt talaga ng mabilis para sa kanila. So ano naman, ako happy ako dahil sila tinulungan din nila ako nung nag-spend ako sa Letran talaga. Now, coach, let's talk about the current NU team now. Anong type of team ang i-inherit mo papasok ng next season? Ano naman to eh. It's still a young core. So, ano lang, kailangan lang talagang ano, i-fine-tuning lang ulit para at least maging maganda yung ako. Although, syempre, maraming nawala. So, ako ayoko nang tingnan yung mga nawala eh. Ayoko nang i-look back. Looking forward na ako kung sino man yung nandito. And I'm pretty sure naman yung mga naiwan will play for NU talaga. Bibigay nila yung best nila. Correct. Coach, what is the first order of business? Have you met with your team online? Ano nang may plans of action ka na ba, coach? First thing in order talaga yun. Talagang kinausap ko muna yung team. One by one, tinawagan ko sila. Talagang pinalam ko sa kanila, bagong lumabas, tinawagan ko muna sila isa-isa. At least naman, ano naman, anong tinawagan ko naman sila individually, very excited naman sila. Na yun nga, ako mahahawak sa kanila. Kasi nakasama ko na naman sila, nawala lang ako ng for 9 months. Dahil nag-focus ako sa CEO talaga. So, yun naman, natuwa naman sila talaga na very excited sila. So, kumbaga, kilala na nila ako kung paano ako, ano eh,
kahigpit eh. So hindi na daw bago sa kanila yung may experience sila, talagang up to challenge sila pag nag-normal na kami, nag-resume na sa practice. Now, Ferti, Coach, you are in the PBA bubble as an assistant for Northport. Kamusta naman dyan, Coach? How I know that there is an intertwine or integration ng system sa Letran, sa iyo, sa Northport. Kumbaga, the super friends, di ba? Coach, ano ang mga pinakamalaking mong natututunan so far sa bubble and also with your staff? Sa bubble, ano yan, mas medyo mahirap kasi talagang mabilis yung pace dito. Kailangan adjust ka ng adjust. Then every other day kasi yung game, tapos iba-iba yung mga kalaban mo. Then siyempre kailangan mo rin yung isipin yung mga players mo kung ano ba yan, pagod na ba yan, or ano bang magiging approach namin dito, dahil iba-iba, kada ibang kalaban namin, iba yung strength. Kailangan ibahin namin yung strategy talaga, yung approach. Then dun niya, yung sa regarding sa sinasabi ng mga super friends ko, ano yan? Nung nalaman nila, very supportive talaga sila sa akin. Sila yung talaga yung mga kinonsult ko talaga. Like sila Boss Al, sila Boss Bonnie, Boss Waif, sila Coach Pido. Lahat sila talagang kinausap ko bago ako nag-come up ng decision. Yun nga, kung tukunin ko ba o hindi. Talagang very supportive sila talaga na hindi nila ako pinabayaan na, alam mo yun, mag-decide ng hindi maganda. Talagang nilagay nila ako sa tamang desisyon talagang. Eh, siyempre, sila na rin naman yung very experienced pagdating sa basketball. Eh, matagal na sila. So, ako, happy ako na meron akong mga kaibigan na super friends na nasa paligid ko na talagang, yun nga, hanggang ngayon, ginaguide pa rin nila ako na papunta na ako ng NU, talagang very supportive pa rin sila. Of course, the super friends coined with the Letran Championship headed by Coach Bonnie Tan with their group, of course, winning the NCAA title in 2019. Coach Jeff, gusto ko lang din tanungin, with so much off-season moves, di ba? Ang daming recruit ni ganito, si ganito, si recruit ito, nagpunta dito. Ano ba ang nakikita mong landscape ngayon sa UAAP? Yun nga, siyempre akin siguro naghahanap din sila ng new opportunity eh. So kaya siguro ginagawa nila yon. Hindi ako para i-judge sila kung ano yung nasa isip nila or nasa ano nila eh, kung ano yung gusto nilang gawin. Kumbaga career nila yung tinitingnan nila, pero sa akin naman mas gugustuhin ko na lang na sana nagstay na lang sila sa school nila, at least naging magiging balanse yung UAAP, mas lalong magiging maganda yung liga, magiging maganda competitive yung every school na talagang maglalaban-laban. Magiging very unpredictable kung sino yung every game, parang yun nga, unpredictable kung sino yung mananalo talaga. Pero Coach, yun nga, you think na naapektuhan ba ang competitiveness? Hindi naman sa general perspective lang. Di ba? Now? Siguro, this now, during pandemic, hindi, sa akin, for me, hindi naging apektado kasi lahat 0-0 eh. Correct. Di ba? So, talagang parang sila, magre-rebuild din sila. Medyo, although, siyempre, nakakuha sila ng mga blue chips still. Ang basketball is playing 5-on-5 pa rin eh. So, may mga pangalan lang yung mga nakuha nila talaga galing sure magagandang programa, pero pagdating in terms sa approach, siguro ngayon yung pandemic, pare-pareho lahat eh. So, nagkakatalo lang kung paano ba talaga ipe-prepare yung mga team or yung mga players mo coming to season talaga ngayon. Kumbaga sa akin, it's how we prepare na lang pagdating sa ensayo eh. Kasi yun nga, kung paano ko pagpe-preparahan talaga yung practice namin, kahit sino pa yung magiging kalaban namin, pag yung tama yung approach namin talaga, I'm pretty sure naman magiging maganda yung resulta. Correct. Coach, for context, para sa viewers natin, sino ba ang mga natira? Sino ba ang mga papasok? Sino ba ang mga pangalan na abangan for NU ngayon, this coming season? Right now, still okay pa naman. John Lloyd Clemente will coming back.
Robert Minerva will come in, Sean also, so then Josh Sinclair, then Chino, Hoson, almost intact pa rin naman yung lineup. Meron lang yun yan, nawala lang si Dave, pero yung core ng team is nandun pa rin. Maghahanap lang ako ng mga missing piece na kailangang i-load up dun sa current lineup ngayon. Coach, kung magkukumpara ka ng, hindi naman compare, pero yung tipong, kung may naalala ka sa team na to, sa mga previous teams mo, meron ba, Coach? Meron. Nung nag-start na ako na mag-take over sa high school, na I start to rebuild, na talagang, ayun nga, ayusin po yung program. Siguro nung pagpasok ko, ganto-ganto eh, na talagang sobrang bata. Pero ano naman, yun yung maganda nun. Tsaka itong maganda to, na talagang I know na alam ko sa sarili ko, alam ko rin yung mga players ko, kilala ko na sila na they will be, give their best talaga na maglaro for NU. Talagang maging competitive, talagang paghahandaan nila talaga this coming season na ipoprove talaga sa doubters na even though na naging ganito, medyo nagkaroon ng gulo or whatsoever, ito pa rin kami. We're standing up, talagang up to the challenge kahit anong mangyari. Coach, lastly, for the past two seasons, at least for the past two seasons, hindi umabot sa Final Four ang NU. Ngayon, papasok ng season 83. How will NU gain back its success, at least in the postseason? First thing first, second for me, ayusin ko muna yung coaching staff ko. Kasi right now, nandito pa ako sa bubble, kaya medyo nag-ano pa ako. Naayos ko pa talaga yung coaching staff ko. And then yung sa team, ano naman talaga yan eh. Coming to season 83, talagang sinabi sa kanila na wala akong pakialam kung ano yung mga nangyari nung mga previous years na yan. Tapos na yan, huwag na tayo mag-look back. Looking forward na tayo. Talagang, kumbaga, sinabi ko lang sa kanila, maghandaan na kayo. Lalo na pag nag-face-to-face kami. Alam nyo naman, kilala nyo naman ako kung paano ako mag-approach sa ensayo. So, yun naman, tinatawanan na lang nila ako kasi alam nila talaga kung gaano ako kaano sa karigid sa practice. Pero Coach, at least lead assistant, I know that your buddy, good friend, Chico Manabat, you pass him on the baton as CEO head coach. Yes, more or less, magiging head coach, assistant din ba siya sa NU? Actually, nung pinasa ko na yung baton sa kanya, he's focusing on CEO na talaga. Okay. So, taking a new challenge. So, right now, I'm forming a new group again. Siguro, meron akong babalik na mga old ones. Pero, alam ko, yung kukunin ko kasi yung mga talaga makakatulong talaga sa akin. Sa growth ng team, pati sa growth ko rin. Kasi kahit pa paano, kahit sabihin na natin na nakarating ako sa gantong sitwasyon, still learning pa rin ako. Ayoko kasing nakukontento lang kung ano yung meron ako. Gusto ko pa rin talagang natututo pa rin ako sa mga iba't ibang coaches talaga. Congratulations, new head coach of the NU Bulldogs. Coach Jeff Napa, maraming salamat po. Stay safe and God bless. Thank you.